وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa pamamaraan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay paalala at babala sa kanyang mga alipin, higit lalo ang mga mananampalataya, ay nagsasalaysay o di kaya nagbabanggit si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kaganapan, mga kwentong naganap marahil sa mga sinauna upang ito ay kapulutan natin ng aral bilang babala o di kaya paalala sa atin. Higit lalo ang mga alipin na nasa puso nila ang pagkatakot, iman, napupukaw sila sa pamamagitan ng mga kwentong ikinwento isinilaysay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na nangyari marahil sa mga sinaunang tao upang ating kapulutan ng aral. Isa to sa pamamaraan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun, ika ni Allah. Ikuwento mo sa kanila ang mga kuwento, makasaysayang kuwento, nang sa ganoon ay kapulutan nila ng aral. Pag nila nilayan nila ito, kapulutan nila ng aral. Maging ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pinapaalalahanan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga pinagdaanan ng mga naunang propeta upang maging matatag, mas lubos na maging matatag ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nagkukwento siya ng mga kwento sa kanyang mga sahaba upang kapulutan natin ng aral. Makakuha tayo ng mga aral na magre-reflect sa ating realidad na buhay. Pakinggan natin ang isa sa kwentong napakaganda na ikinuwento ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Hinggil sa angkan ng Israel, tatlong lalaking magkakaibigan. Sila ay naglakbay at inabot sila ng gabi na panahon na kumidla at kumulog. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Sila ay naghanap ng masisilungan at nakahanap sila ng isang kuweba. Sumilong sila, pumasok sila hanggang sa bumagsak ang napakalaking bato. At sila ay natrap, nakulong sa kuwebang iyon. Nag-usap-usap sila kung paano sila makakalabas sa kuwebang ito. Sabi nila, hindi tayo makakalabas sa kuwebang ito maliban na lamang kung manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at banggitin natin yung mga mabubuting nagawa natin. Baka yun ang gawing dahilan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang alisin ni Allah ang batong ito. Bawat isa sa kanila ay nanalangin at binanggit niya yung mabuting gawa niya. At tawassul bi'amalin salih, yung pagpapalapit kay Allah, mananalangin ka kay Allah at babagitin mo yung pinakamagandang nagawa mo, mabuti mong nagawa. At naway gawing dahilan yun ni Allah subhanahu wa ta'ala upang tugunan, tanggapin ang iyong panalangin. Ang isa sa kanila ay nanalangin, Ya Rabb, Ya Allah, meron akong magulang umabot sa katandaan at hindi na nila kaya magtrabaho, maghanap buhay, Ya Allah. At nangako ako na ako ang magpapakain sa kanila sa gabi. Isang araw, ako ay naabala sa mga ilang gawain sa bundok. At ako ay ginabi. Nang ako ay dumating sa bahay,
upang ihanda ang kanilang makakain na pagpapainom sa kanila ng gatas. Dahil sa pagka aking abala ay naabutan ko silang tulog, nakatulog sila sa gutom at ako ay labis na nagsisi, Allah. Labis akong nagsisi. Pinaghandaan ko sila, nagtimpla ako ng gatas at lumapit ako sa kanila na hawak-hawak ko ang gatas. Magdamag kong hinintay na sila ay magising hanggang sa sumapit ang Fajr at aking silang pinainom. Na yun ang aking kalagayan. Nakatayo ako magdamag na hawak-hawak ang baso. Na hinintay ko silang magising, na hindi ko sila ginising hanggat sila ay magising at sumapit ang Fajr at sila ay aking pinainom. Ya Allah, kung yun ay mabuting gawain dahil ipinag-utos mo ang mabuting pakikitungo sa magulang, Ya Allah, gawin mo pong dahilan na alisin ang batong ito at kami makalabas. Nagkataon na umusog ang bato, subalit hindi pa sapat na sila ay makalabas. Ang ikalawa ay nagdua, Ya Allah, Ya Rabbi, o aking Panginoon, meron akong pinsan na anak ng aking tiyuhin na napakaganda. Nahuhumaling ako sa kanya. Gusto ko siyang pakasalan. Inalok ko siya ng kasal, subalit siya ay tumanggi. Kalaunan, dumating ang panahon na siya ay nangangailangan ng pera at lumapit siya sa akin. At sinabi ko, hinding-hindi kita bibigyan hanggat hindi mo sa akin ibigay ang iyong sarili. Ibig sabihin magzina. Pumayag itong babae, ang aking pinsan. Subalit nang sa lugar na kami lang dalawa, at gagawin ko sa kanya ang aking binabalak, siya ay nagsalita, Ittaqillah, katakutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mong gawin ang isang bagay na hindi sa iyo naging halal. Ya Rabbi, nang aking marinig yun, binalot ako ng takot at binigay ko sa kanya ang kanyang kailangan pera at ako ay umalis na hindi ko ginawa ang haram na gawain. Ya Rabbi, kung yun ay mabuti, kalugulugod sa iyo at ginawa ko yun para sa iyo, pagkatakot sa iyo, iligtas mo po kami at tanggalin mo ang bato nang kami ay makalabas. Nangyari nga na umusog, umurong ang bato, subalit hindi rin sapat na sila ay makalabas. Nagdua ang ikatlo, Ya Rabbi, mayroon akong mga trabahante. Lahat ko sila sinusweldohan. Lahat ko sa kanila ipinagkaloob, binigay ang kanilang mga karapatan na sa sweldo, maliban lamang sa isa na hindi dumating sa ilang kadahilanan. Dahil sa amana, pagtitiwala, ipinagkatiwala, karapatan ng isang tao, natakot ako na gastusin ko. Gamitin ko ang kanyang sweldo sa pansariling interest. Ang ginawa ko po, Ya Allah, nilagak ko sa business. Pinalago ko ang kanyang pera. Dumating ang panahon na yung taong yun ay nangailangan, naalala niya yung sweldo niya dun sa kapatid. Binalikan niya. At sinabi niya, kapatid, nasaan yung aking pera, sweldo, nung ako ay magtrabaho sa iyo? Sabi niya, nakikita mo ito. Itong mga hayop. Sabi niya, lahat ay sa'yo yan. Na mga itong lalaki, pinagtatawa na mo ba ako? Iniinsulto mo ba ako? Sabi niya, hindi kapatid. Yan yung sweldo mo na nilagak ko sa negosyo, business, at pinalago ko. At ito ang naging resulta niya. Sa'yo na lahat yan. Ya Rabbi! Kung iyong gawain na iyon ay kalugod-lugod, kabutihan, gawin mo pong dahilan na matanggal na itong bato at kami ay makaligtas, makalabas sa kuwebang ito. At pinangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala na sila matanggal yung bato at sila ay makalabas. Masha Allah. Dahil sa mabubuti nilang gawa,
sila ay niligtas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa. Isa sa aral na makukuha natin ito. Bagamat naglalaman ng napakaraming aral kung ating pagnilanilayan. Kung tayo nagkataon na tayo ay nasa kahirapan, pangangailangan, binggit ng kamatayan, meron kaya tayong mapipintas sa ating mga mabubuting gawa na ating mababanggit kay Allah. Meron kaya tayong mababanggit kay Allah subhanahu wa ta'ala na mabuti nating gawa na pwede nating ipagmalaki kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ating tanungin ang ating mga sarili. Sa hadith na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay nagpapakita, sabi ng mga ulama, ng kabutihan, pagiging mabuti ng sa ating mga magulang, ang birrul walidain. Isa sa malaking aral na makukuha dito, na kung saan ang unang lalaki ay tinataglay niya na siya ay mabuti sa kanyang mga magulang. Tandaan po natin, mga kapatid, mga magulang, sa Islam, pinag-uutos ang birrul walidain, pagiging mabuti sa ating mga magulang. Isa sa napakalaking kautusan, karapatan, pagkaraan ng tauhid, pagkaraan ng pagsasala, ay ang pagiging mabuti sa ating mga magulang. Napakaraming aya sa Quran na kapag binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang karapatan na sambahin siya ng nag-iisa at siya ay pasalamatan, kanyang idinudugtong ang pasalamatan ng ating mga magulang, nagpapakita lamang kung gaano kadakila, kung gaano kalaki ang karapatan sa atin ng ating mga magulang na siyang pinabayaan ng karamihan sa atin. Walayunbillah. Parating binabanggit niya Allah, washkuli waliwaliday, magtumanaw ka ng utang na loob sa akin, magpasalamat ka sa akin at sa iyong mga magulang na nagpapahiwatig na hindi tatanggapin ang ating pasasalamat kay Allah kung wala tayong pasasalamat sa ating mga magulang. Sa Islam, pinag-utos ang pagiging mabuti sa mga magulang sa lahat ng kalagayan. Kahit sila ay tumanda, kahit tayo ay nakapag-asawa, nasalungat sa mga ibang relihiyon, na kapag sila ay nakapag-asawa ay pang sarili na lamang, pinapabayaan na nila ang kanilang mga magulang. Wajib sa ating lalong-lalo na sa mga kalalakihan na sila ating tustusan ang ating mga magulang ayon sa ating kakayahan. Hanggang sila ay pumanaw, patuloy pa rin ang bir, pagiging mabuti sa kanila sa pamamagitan ng ating mga dua. Tingnan niyo ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala kayong sasambahin liban sa kanya at sa inyong mga magulang kayo ay magpakabuti. Imma yablugan na indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Kapag umabot sa kanila, sa iyo, ang katandaan ng iyong mga magulang o isa sa kanila, huwag kang mangangausap, magpapakita ng pagkayamot. Yung uff, pagsabi lamang na pag kinausap, nangangayamot ka, ay isang malaking kasalanan sa relihiyong Islam. Pagiging suwail sa mga magulang, yun lamang. Isipin nyo, pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpakita lamang ng hindi ng kawalan ng galang. Magpakita lamang ng impresyon na kapag inutusan ka ng iyong mga magulang ay kasalanan na. Ano pa kaya yung masaklab doon? Ano pa kaya yung batang nagdadabog? Ano pa kaya yung taong sinisigawan niya ang kanyang mga magulang?
Ano pa kaya yung taong minumura niya mismo ang kanyang mga magulang? Gaano kalaki ang kasalanan na iyo? Isang lalaki dumating sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul ahmalu abu ila Allah. O mausugo ni Allah, ano sa mga gawain ang lubos na kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi niya, as-salatu ala waqtiha, ang pagsasala sa mga nakatagdang oras. Thumma ay, ya Rasulullah. Pagkaraan, ano po, ya Rasulullah? Sabi niya, ang pagiging mabuti sa ating mga magulang. Pagiging mabuti sa ating mga magulang. Meron pang isang lalaki na dumating sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nais kong mag-jihad. Makibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At nakita ng mahal na propeta na marahil ang lalaking ito ay hindi mabuti sa kanyang mga magulang. Kanyang pinayuan, buhay pa ba ang iyong mga magulang? Opo, ya Rasulullah. Kung ganong bumalik ka sa kanila at sa kanila ka mag-jihad, gumawa ng kabutihan, gumawa ng makatarungan, pagsilbihan mo sila dahil yan ay tinuturing na jihad. Ito ang problema sa atin. Mabuti tayo sa ibang tao subalit sa ating mga magulang hindi. Gumagastos tayo ng mga salapi, limpak-limpak na salapi sa ibang tao, sa ating mga kaibigan subalit ang ating mga magulang ay kinakaligtaan natin. Nakakarinig pa sila minsan kung tayo ay tumulong. Allahu Akbar. Allahu musta'an. Tumatawag tayo, nagpapahalaga tayo sa ibang tao. Pinagpapatuloy natin ng ugnayan natin sa ibang tao subalit sa ating mga magulang ay hindi natin sila tinatawagan, hindi natin sila kinukumusta, hindi natin sila binibisita. Wallahi alawin, kabilang ito sa pagiging suwail sa ating mga magulang. Tumatalo tayo ng utang na loob sa ibang tao subalit sa ating mga magulang ay hindi. Mabuti tayo sa ibang tao, subalit sa ating mga magulang ay kumukulo ang ating mga dugo. Wala tayong pagganang, wala tayong pagmamahal sa kanila. Nasaan ang iman? Wallahi alawim, kahit ano ang narating mo, kahit anong karangyaan ang meron ka ngayon, ito ang wala sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ang iyong mga magulang, lalong-lalo na ang iyong ina, ay may sama ng loob sa iyo. Tandaan mo yan. Tingnan niya ang isang kwento. May isang lalaki na nagsasakratul maut, naghihingalo. Pinapasyahada nila, hindi niya kayang bigkasin ang la ilaha illallah. May nagsabi, marahil tanungin natin ang kanyang mga magulang, ang kanyang ina, baka may nagawa siyang masama at itong dahilan nang hindi niya pagbigkas sa la ilaha illallah. Pumunta sila sa kanyang ina at tumanda na ang kanyang ina. Tinanong nila at kanyang sinabi, masama ang loob ko sa aking anak. Masama ang loob ko sa aking anak. Yung palang naging dahilan kung bakit hindi niya mabitkas ang la ilaha illallah. Sabi niya, ang aking anak ay napakabuti sa akin nung hindi pa nag-asawa. Pinagsisirbisyon niya ako. Pinagsisirbisyuhan niya ako. Binibigyan niya ako ng mga, tinutustusan niya ako, mabuti siya sa akin, subalit nang siya ay nag-asawa, kinalimutan niya ako. Hindi na siya nangungumusta. Hindi na niya ako binibisita. Masama ang aking kalooban, sabi ng matanda sa kanya. Sabi nila, ya, o aming, o tanda, ito pala ang dahilan kung bakit hindi mabigkas ng iyong anak, dahil ang iyong anak ngayon ay nagsasakratul maut at hindi niya mabigkas ang la ilaha illallah. Patawarin niyo na siya para mabigkas niya ang la ilaha illallah. Umiyak ang kanyang ina. Tingnan natin, tingnan niyo ang ina, kung gaano kalambot ang kanilang mga puso. Kung gano'ng pinapatawad ko na ang aking anak.
Tignan nyo ang ina kung gaano kalambot, kung gaano kalaking awa pagmamalasakit niya sa kanyang mga anak. Kahit ano pang kan nagagawa ng mga anak, ay nangingibabaw pa rin ang awa habang pagmamahal ng ina sa atin. Pagkaray nabikas niya ang la ilaha illallah at dinatnan siya ng kamatayan. Ang pagiging suwail sa mga magulang na isang kasumpang-sumpang gawain, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana waliday. Isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang taong suwail sa kanyang mga magulang. Nararapat sa isang anak na siya ay nagpapakumbaba sa kanyang mga magulang. Dahil nasak, lalo ng ating mga ina, na nasa kanilang paanan ang ating paraiso. Sila ang malaking dahilan kung tayo ay, para tayo makapasok sa paraiso. Al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Ang paraiso ay nasa paanan ng inyong mga ina. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nalugi ang isang tao, tatlong beses niyang inuulit-ulit. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, sino po ang taong umabot sa kanya ang katandaan ng kanyang mga magulang subalit hindi siya nakapasok sa paraiso o kaya hindi siya pinatawad ni Allah? Anong ibig sabihin niyo? Namuhay siya, nakasama ng kanyang mga magulang, na umabot sa katandaan, subalit pinabayaan niya ang kanilang mga karapatan, hindi nagmalasakit, hindi niya iginalang. Subhanallah. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagkalooban nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting pakikitungo, pagmamahal, paggalang sa ating mga magulang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.